Oh. Oh. Maayong alo sa inyong tanan or magandang araw sa inyong lahat. So for today's video is magtatagalog ako kasi mas maraming nagre-request na magtagalog na lang daw ako sa aking video. So this is it. So for today's video is we will be cooking here a adobong kangkong or adobong water spinach sa ibang bansa kung tawagin. Tapos mag-insaladan talong din tayo. This is for dinner. So time here is 4 PM. Dito sa probinsya ay maaga kami nag-dinner o naghahaponan around 6:30 PM or 7 PM. So maaga din kami nag-prepare ng aming hapunan. So by this time is ito talaga yung right time para mag-prepare na ng dinner. So first is manguha tayo ng mga kakainin natin or lulutuin natin sa farm. So after natin manguha ng water spinach or kangkong is time naman natin para manguha naman ng mga ingredients, additional ingredients. So we have here talong for insaladang talong. So fresh from the farm talaga to siya. Ang sarap sa feeling kapag fresh yung nakakain mo. Yung tipong ikaw yung namimitas ng mga lulutuin mo. Ang sarap sa feeling. Itong talong or eggplant is mabilis lang naman siya mabuhay. So, pwede siya sa mga kahit sa mga terrace lang na garden, ayan, sa harapan ng bahay nyo. Mag-provide lang kayo ng lupa sa sako or kahit sa mga extra na lalagyan ng tubig. Tapos maglagay lang kayo ng seedling ng eggplant. Tapos palagi nyo lang siyang paarawan and then diligan. So, ayan, meron na kayong vegetable sa garden nyo. What I love here living in the province is you can realize the contentment sa buhay. Alam mo yun, maging simple lang pero masaya kasama ang pamilya. Lumalanghap ka ng masarap na hangin, preskong hangin. Tapos andyan na lahat, basta magtanim ka lang, diba? Sipagan mo lang magtanim para may aanihin ka. Ganyan lang kasimple, diba? Malayo sa syudad, malayo sa ingay, malayo sa stress, malayo sa toxic. Masaya lang kasama ang pamilya with the simple life. Parang ang chill ng boses ko ngayon, tsaka parang ang relax, no? So wala lang, na-share ko lang. So yun lang na-realize ko sa buhay. Kasi I'm living in Manila for a long time since nag-high school ako, then to college, then nagtrabaho. So, it's really different in the province compared to Manila. As we know, lahat naman talaga ay ang pera ay nasa Manila kasi syempre, city. Pagod ka na sa Manila, 'di ba? Iba talaga yung probinsya.
It's really peaceful. So, dito mo ma-realize yung pagiging simple lang sa buhay. Dito mo din ma-realize yung pagiging kontento mo sa buhay. It doesn't need na talagang mayaman ka or mapera ka para maging kontento ka sa buhay. Basta ang importante is you have everything that you need. So, hindi naman talaga kailangan maging mayaman para maging kontento sa buhay. So, this is me choosing the life here in the province together with my family. Sa lugar kung saan ako pinanganak, lumaki, at nagkaroon ng pangarap. So, okay, back to cooking vlog. So, hindi na ako nag-discuss kung ano yung mga niluluto ko dito, no? So, kung paano ko prepare at ano yung mga ingredients na ginamit ko. Kay nag-share ako ng aking buhay. So, okay, so, ginisa ko yung kangkong sa bawang, sibuyas, at green bell pepper. So, itong kangkong is mabilis lang talaga siya maluto. So, make sure na hindi mo siya ma-overcook para maintain pa rin yung crunchy. Within 3 minutes ko lang siya tinakpan. Then, after that, is tinimplahan ko na agad siya ng toyo. Soy sauce there. Tapos, nalagyan ko rin siya ng konting magic syrup and then konting water para hindi naman siya masyadong maalats at may konting tubig din siya or sauce. So, ayan. That's perfect. And that's so yummy and delicious. So, after that, after ng kangkong natin, is time naman natin lutuin yung insaladang talong natin. So, familiar ba kayo sa mga insaladang talong dyan? Kung paano lutuin? Sige. So, dito sa bukid namin, is bago namin iluto yung talong sa apoy, is tunusok-tusok namin muna siya so that hindi siya magbuto-buto. Buto-buto, like yung sobrang init sa loob ba, tapos bigla siyang sasabog, so masira yung laman niya, lalabas yung mga laman niya. So, it will destroy your talong. So, ganyan siya, isinasaing namin siya sa apoy, or ano ba tawag niya sa Tagalog? Basta yun na yun, no? Kita nyo naman, diba, kung ano nangyayari dyan. So, yan. After that is balatan namin siya. Sobrang init, diba? So, nausok pa yung talong dito sa part na to. So, kailangan mo siya balatan habang mainit pa. So, para makain mo din siya na mainit pa. So, ang ingredients natin dito is alagyan natin siya ng green tomato o unripe tomato. O, diba? Tapos, alagyan mo din siya ng bawang. Ay, hindi pala. Alagyan mo siya ng sibuyas. Tapos, alagyan mo din siya ng luya. Yan. Mahilig ako maglagay ng luya kasi luya is life. So, after that, after mo siya balatan, is ipipress-press mo siya. Ipipress siya, yes, of course, sa plato na malapad dahil para ma-check mo baka may uod yan siya. So, isiseparate mo yung may uod. Siyempre, hindi mo siya kakainin. Bigyan mo siya sa aso, okay? So, after that, isalagyan mo siya ng ingredients. Then, ang timpla ko lang dito, isalagyan ko siya ng konting vinegar and then meron din siyang kunting asin. So, for taste, for panlasa. So, ayan. Ganyan lang siya kasimple gawin. So, this food is really yummy and really healthy. Yes. Farm to table. O, diba? May dinner na tayo. From drama to energetic world. O, diba? So, that's it. This is Miss Angel World. Mga on paninyon tanan. Ito na ni mo grasa ni mo mami. Ni mo kuha. Ni mo kaon. Ida di ni kaon. Idong gastatan dai.
Oh, pag nga na day. Tunggu tak anak lagi. Lupa mulut kan? Siapa sih ini masih awak sih? Kata file ya. Patiayan.